na sigurado yan, bukas yan, meron na naman silang pagkain. Kasi minsan, pag hindi po nabubos, ako. Magandang hapon po sa inyo mga amigo. So ayun po, pinakita ko po kay Chama Mecha kala mismo yung video about po sa may issue po sa may ice cream. So ang dami po nung comment about po na bakit daw pinahid lang ni Chama yung ice cream o bakit daw... Porque yo po na si... Si Kuya Rowel ang inyong pong kaibigan dito sa Ecuador. Maganda nga po. Appreciate po papaano sila nagdadasal habang kumakain. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. So ayan po mga amigo, meron po tayong video dito na ginawa about po sa ice cream. So marami pong nag-react at maraming nainis about po sa video na to. Dahil po ang sabi ay tinipid nga po ni Chamami yung mga bata. So ayan, pinapakita ko sa kanila. Oh, Chamami Benaki, senta. Mia Delano. Miraki. Oh, ayan. At si Chamami, tsaka si Misma. Mira, ha? Tapos ayan, iyan na natin, fast forward na natin para mabilis. So makikita po dito about po sa pagpapamigay ni Marina ice cream. Kasi ang daming ano, ang daming ice cream, di ba? Chocolate yung fresas. Ayan. Hindi pa naman panatunaw. Ganun lang yung lagay ni Chamami. Kumbaga kaunti yung inilagay, o di ba? Kaya hindi na ako nagtataka na kahit hindi na ako nagtataka na hindi nagtanong sa Chamami bakit daw meron ice cream. Meron akong ice cream at saka meron akong biniling tinapay. So parang pinahid lang. Ganon. Ganyan kasi eh. Oh. Aha. Ibili namin isang ganun pa lang. Alam niyo po kung magkano? 150 pesos. Isang scoop lang. So pag bumili ka ng maramihan na ganito, syempre mas mura. Ayan, kung papansin ninyo, medyo konti nga yung nilagay ni Chamami. 150 pesos, ganun, tapos sa 120 pesos. Magandang hapon po sa inyo mga amigo. So ayun po, pinakita ko po kay Chamami tsaka kala mismo yung video about po sa may issue po sa may ice cream. So ang dami po nung comment about po na bakit daw pinahid lang ni Chamami yung ice cream o bakit daw ganoon. Pinakita ko kay Chamami. Nakita ko naman po na tama nga po kayo. Nakita niyo po kasi sa video, yun lang. Oh, yun lang nakita niyo sa video na about sa pinahid ni Chamami, nakakaunti yung ice cream sa may tinapay. Ngayon, nakita ko, talagang konti nga yung nilagay ni Chamami, tapos ang dami pang ice cream. Actually, maraming ice cream na tira. Na-explain ko yata yun kung ano nangyari sa ice cream. Pero hayaan natin si Chamami ang mag-explain nun. So, ang sabi nga ganun, bakit daw kaunti yung parang krema lang daw, parang cream na ipinahid lang daw sa mukha, ganun, ang dami-daming ice cream. At, yun sinabi ko kay Chamami, para at least sabi ko, kay Chamami, pag andito ka ako na nagpapakain, maganda ka ako kasi na maipakita natin na maganda na yun talagang yung mga bata na sold, yung marami tayong inilalagay. Kagaya dati, parang hindi lang yun yung unang pagkakataon meron pa eh. Minsan po kasi yung sa video, alimbawa kasi nagbibideo na ako, hindi na po na ipapakita lahat. So kung ano na po yung naipakita, yun lang po yung comment ko. Pero tama naman po kayo. O tama po kayo kasi kung ano po yung nakikita nyo, dun lang po kayo nagre-react sa video. No? Chamami, no? Antes, cuando nosotros preparar comida aquí, hay mucho comida, no? Pero cuando repartir de comida, hay tiempo, tú poner a un poco pero mucho comida, ¿no? ¿Qué tu razón por qué así? Explicar todo. Porque yo pone así porque no todo comida todos los niños quieren. A veces cuando yo pone mucho así no terminar de echar. Porque muchos niños como ahora como comida de helado. Muchos niños aquí no conocen helado. Cuando yo para poner mucho, cuando miran así, solo miran así, dejar, echar.
Pero como yo sabe que para comprar sufre, por eso yo pone un poco. Para comer un poco, porque cuando yo pone mucho, no comer. No comer. Muchos niños no comen helado. Como, yo, como ayer, a preparar así. Uh-huh. Banana, todo. Muchos niños no quieren, otro niño quiere. Uh-huh. Para no gastar, yo pone un poco. Sí. Como cociné pan bota ayer, tuve todos los niños comer. Todos, porque conoce pan bota, conoce baboy. Así. Esa razón. Sí. So, yun po mga amigo ang reason ni Chamame. Kaya po, konti raw po siya maglagay sa mga pagkain ay kung gusto pa ay pwedeng bumalik. And then kapag naubos, edi okay, balik uli. And then kapag kasi nasasayang daw. Kapag minsan kasi hindi rin alam ng mga kagaya ng mga niluto po natin, mga Filipino food. Siyempre, first time nila makakain. Although nasasarapan sila, siyempre, hindi nga pwedeng siguro talaga, sabi ni Chichamame, hindi pwede maglagay ng marami sa isang plato. So, ayun. Yun ang reason. Kasi, pagkagaling ko rito, ay pagkapunta ko ito kay Chichamame, explain ko kay Chichamame yung video natin about sa ice cream. Sabi ko, ulitin natin. Sabi ko. Kasi po, alam niyo po, ganito yan. Pagka ginawa na po yung video, hindi ko na po nakikita yun. Napapanood ko lang po yung pag gusto ko pong ulitin. Pero, ako po ang nagsusunod-sunod doon kung ano po yung una, pangalawa, pangatlo, pero ano lang yun, mabilisan lang. So minsan hindi ko na talaga nakikita, minsan may mga nakakat. So sa may ice cream po na yun, hindi ko na explain na yung maraming nga natira ngayon, yung natira po na yun, kinabukasan ko na kasi nalaman na sabi ko siya, mami, ang dami natirang ice cream pa yata, sabi ko ganun. Sabi niya, wala nang natira, sabi niya sa akin. Alam mo kung ba't walang natira? Kasi yung nung nagbigay tayo, nung umuwi ka na, marami pang nagpunta dito, sabi niya ganoon. Tapos yung mga bata ay nagkainan pa. So minsan kasi yung video po kasi natin, naunawaan ko kayo kasi kung mag-react lang kayo kung ano ang nakita nyo. Pero nung tinanong ko si Chamame about sa... Lalo lang tandaan niyo po yung panis from the stars. Ang dami po nang tinapay noon, kinabukasan po napakain na dito. So, yun daw po ang, yun ang dahilan sabi ni Chamame. Tapos po mga amigo, totoo po yun na kapag ka, may mga bata rin po kasi na, alimbawa, si Mahmood po, kumakain po lahat, kinakain ni Mahmood, pero may mga pagkain po na hindi talaga kinakain si Mahmood. Mahmood no, kumay leche, no? Tumar leche. May mga bata po kasing ganun dito na hindi kumakain ng leche. Pero nung natikman nila yung ni Mahmood yung Yakult, parang gatas, nagustuhan naman niya. Parang ano, depende po kasi depende de comida, no? Sí. Hay gente, esto ejemplo, esto helado no conoce. Pero cuando estos niños comer, habla, está bien. Así yo doy más. Ah, doy más. Ah, sí. Así, si todo el mundo me ha visto así poner poco, perdonarme, porque yo he puesto poco. No todos los niños que habéis visto en video sí que estaban ahí. Había más mucho que han venido más para comer. Por eso yo venía poco. Otros estaban jugando más afuera. Después yo he hecho poco video para poco niños. Yo ponía poco, así, perdonarme. Pero ese tiempo no muchos niños. No muchos niños. Por eso ponía poco. Otro niño más. Para venir otro niño. Hasta todo terminar. Oh. Ang ano po, yun nga, ang sabi ni Chamame, sorry kung nakita niyo sa video na konti lang yung binigay na ice cream sa mga bata. Pero alam niyo po, ang sa totoo po niyan, kapag po nagpapakain talaga kami dito ni Chamame, hanggang sa maubos yan, hindi niya nilulubayan hanggang sa may pupunta dito. Hanggang doon po sa mga kabilang baryo. Kasi minsan po pag gabing-gabi na talaga ako, hindi na nakikita. Hindi na nakikita sa video, yung mga ganun po. So, pinakita ko kasi kay Chamame. Tapos nakita ko nga, konti nga yung mga inilagay ni Chamame. At hindi na ipakita yung ibang video. So, yun. Sabi ko nga kay Chamame, ganun ka ako talaga sa social media, sabi ko sa kanya. Pinakita ko sa kanya kasi marami ka akong, siyempre hindi naman naiintindihan ni Chamame yung comments. Marami ka akong Pilipino na nagsasabi na, Chamame, konti lang yung nilagay mo, ganun, tinitipid. Maraming pagkakataon.
na ngayon ko lang naunawaan na kaya pala ni si Mami naglalagay ng unti-unti lang sa pagkain para kung gusto pa ay makakabalik. Kasi may mga bata na siyempre kagaya maliit, isipin natin mauubos. Paano kung hindi nauubos? Kagaya ng mga pagkain Pilipino na minsan lang nila nakita o minsan lang nila matitikman. So kagaya po ni La Sophie, si Sophie medyo ano rin po sa pagkain na nakakain niya lahat. Pero kadalasan pag mga prito-prito, si Sophie gusto niya may sarsa. So pag may sarsa, ginagawa ni Sophie, mantika lang kung wala pong sarsa. Ganon. Iba-iba po kasi ang mga bata dito. So hanggat maaari, ang sabi ni Chia Mami, pag naglalagay siya, unti-unti lang muna. At saka pag gusto, balik na ulit. Yung ice cream, oo, tama yon, totoo yon, yung mga ganong klaseng ice cream. Ano po yun mga mamahal na ice cream dito yon, at hindi natin alam kung magugustuhan nila. Minsan kung ano yung pa yung mga mahal, hindi nila nagugustuhan. Aura, yo entiendo, no? To repartir esto, poco-poco, para no gastar. No gastar. Ayan nyo po mga minsan po, iaano ko po, ipapakita ko po sa inyo kahit na late na po ako umuwi. Pagka meron pong pakain dito, makikita nyo na may aalis, may pupunta. May pupunta dito, may aalis. Ganun po, ganun po yung pakain natin mami dito. Kaya sabi ko nga po sa inyo, pag nagluluto po ako talagang marami. Ako naman, sa mga pagkain naman niluluto dito kay Tia Mami, minsan talaga sasabihin ko sa kay Tia Mami, sabi, dagdagan mo pa. Sabi Tia Mami, hindi, huwag mo nang dagdagan muna kasi pagka hindi nga naubos. Ganun. Eh yun ang, yun lagi. Hindi ko kasi alam yung, ano eh, hindi ko magets din yung pagka halimbawa. Kaya nga po mga amigo, yung kahit na yung sa may dating tinapay, pag mga sobra-sobra yan, kinabukasan po ay napapakain nila sa mga ano, napapakain ni Tia Mami at hindi po. So kung itatanong ko, kung yung mga bata po dito, lahat po sila dito ay welcome sa bahay ni Tia Mami. So para naging ano talaga, ito yung talaga feeding program na lagi natin ginagawa dito sa araw-araw dito sa Equatorial Guinea. So kahit, sa totoo lang po, kahit wala po ako dito, si Tia Mami bibili ng tinapay yan para sa mga bata dito. So hindi marapon si Tia Mami pagkat sa pagkain at marami po nanghihingi kay Tia Mami dito. Marami nanghihingi ng bigas, nanghihingi ng ganun at kapag siyempre ang punta ko po dito hapon. Kagaya po ngayon pumunta ako dito alauna hanggang alas 4. Afternoon wala na. So paano yung alas 4 hanggang gabi hindi po natin nakikita yung mga nangyayari. So saksi naman ako kung gaano kabay si Tia Mami dahil kapag may nakikita ako mga dito at tinatanong ko about kay Tia Mami kung nakapagpakain ba kahapon ganun. Kasi worried ako minsan kapag hindi ako napunta dito kung ano nakain nila. So kung tatawag ko kay Tia Mami, sabi ko Tia Mami, bili ka na ng tinapay, bili ka ng ganun. So without video nakakain din yung mga bata dito na pupunta sa kanila. O marami nakakain dito si Tia Mami. So siguro sa the time lang sa may ice cream talagang konti lang yung nailagay ni Tia Mami or may reason naman si Tia Mami. Yun po. So ayun po mga amigo, salamat po sa pagdating video na to at kita-kita ulit tayo bukas. Salamat, adios, sa mañana. Yes. Gracias. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.